Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Khaleel TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang, We Will Always Be Together. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike po ng aking video, pakiclick po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Khaleel TV. Pagbalik niya sa 36 na palapag pagkatapos ng lunch date niya kasama ang kanyang mga magulang, ginugulo pa rin ni Juan Carlos ang utak niya. Sinusubukang makabuo ng isang matibay na plano para sirain ang mga pader na itinayo ni Ivana sa kanyang sarili nitong mga nakaraang linggo. Hindi siya isang taong nagdadasal, mabibilang kung ilang beses siyang nagdasal sa magkabilang kamay, ang pinakahuling ay 2 taon na ang nakakaraan nang ma-diagnose ang kanyang ama na may cancer. Ngunit nang makalabas ng elevator at makitang nahihirapan si Ivana sa printer sa General Admin Office, hindi niya maiwasang magpasalamat ng kaunting panalangin. Nakita ng mabuting Panginoon sa itaas ang kanyang mga paghihirap, at sa kanyang pagdurusa sa nakalipas na 4 na linggo ay nagpa siya nagantimpalaan siya ng perpektong pagkakataon. Ito ang kanyang sandali upang sumikat, upang ipakita kay Ivana na maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa kanya at hindi niya ito dapat paalisin pa. Ang kanyang puso ay umampas sa leeg na bilis sa kanyang dibdib, nagbabantang ipadala siya sa emergency room habang papalapit siya sa opisina ng admin. Hindi pa siya kinakabahan sa paligid niya dati. Okay, kasinungalingan yan. Palagi siyang kinakabahan sa paligid niya. Ngayon bagaman, ang kanyang pagkabalisa ay tumaas sa bagong taas, na umaabot sa napakahusay na sukat, mas malapit siya sa kanya. Kinaplos niya ang malambot niyang mga kamay sa gilid ng pantalon niya, nagdadasal na hindi nito marinig ang mabilis na pulse nito. Napalingon si Ivana sa tunog ng kanyang mga yabag, isang maliit na pagkunot ng noo ang mabilis na napalitan ang naguguluhan na tingin sa kanyang mukha nang magtama ang kanilang mga mata at magkahawak. Oh, ikaw pala, sabi niya sa patag na boses, ang kanyang pagkabigo ay bumabalot sa kanyang mga salita at tono, na nagpapalinaw na wala siyang pag-asa sa kanyang kakayahang ayusin ang isang naliligaw na printer. Ngunit hindi nasiraan ang loob si Juan Carlos sa kawalan nito ng pananampalataya sa kanya, sa katunayan, tinanggap niya ang hamon. Miss Gonzales, kailangan ng tulong tungkol dyan. Alok niya, iniangat ang ulo sa makina. Kinagat ni Ivana ang labi niya at tumango. Ang papel ay patuloy na naiipit. Hayaan mo, sabi niya, alam niyang masyado siyang kumpiyansa para sa isang tao na 2 beses lang nakipag-ugnayan sa isang printer sa buhay niya, at kahit noon pa man ay nangongolekta ito ng mga printout para sa isang meeting dahil masyadong abala si Gibby sa ibang mga gawain. Binigyan siya ni Ivana ng may pag-aalinlangan, sizing up sa kanya, hindi sa lahat ng nabili sa pamamagitan ng kanyang overzealousness. Nagtaas ng manggas si Juan Carlos upang patunayan sa kanya na hindi siya basta-basta nagsasalita, ang ibig niyang sabihin ay negosyo, at hindi niya dapat pagdudahan ang kanyang kalamnan. Kaya ko itong ayusin, siniguro niya sa kanya nang walang dahilan kung hindi para kumbansihin ang kanyang sarili, ngunit naisip niya na ito ay halos tulad ng pagtanggal ng makina ng kotse at muling pagsasama-sama. Yon, maraming beses na niyang ginawa. Nag-ayos na ako ng maraming sasakyan, anunsyo niya, at agad na gustong sipain ang sarili. Hindi ito katawa-tawa sa kanyang isipan gaya ng kapag sinabi ng malakas. Hindi ito isang kotse, Mr. Jackson, pero sa iyo na ang lahat, ipakita mo sa akin kung ano ang mayroon ka. Sa wakas ay tumango si Ivana at sinubukang tumabi para bigyan siya ng room, ngunit mabilis siyang tumayo. Mabilis siyang gumalaw sa likuran niya, naipit siya sa kinauupuan niya, lumapit ang mga braso nito sa paligid niya.
goodness, mabango siya, at gustong-gusto niyang ibaon ang mukha nito sa leeg nito at malunod sa mabangong amoy ng bulaklak. Nakakamangha ang amoy mo, bulong niya na hindi napigilan ang sarili. Mr. Jackson, I don't think, nang hina ang boses niya nang takpan niya ang mga kamay niya sa tuktok na cover ng printer habang iniskan niya ang maintenance instructions. Napabuntong hininga si Ivana, bahagyang nanginginig ang kanyang maliit na frame sa paghawak nito. Napangiti si Juan Carlos, natutuwang malaman na hindi lang siya ang kinakabahan, at ang matinding paghila sa pagitan nila ay disarming din para sa kanya tulad ng para sa kanya. Ano ang ginagamit mo? Tanong niya, nananatili pa rin sa kanyang halimuyak, pansamantalang isinasantabi ang mga pag-iisip ng playing hero. Shampoo at sabon sa convenience store. Aniya, ang kanyang boses ay bahagya sa itaas ng bulong. Walang magarbong tulad ng nakasanayan mo, sigurado ako. Ito ay sinadya upang maging isang insulto, ngunit hinayaan niya itong dumausdos ng isang beses. Tuwang-tuwa siya at napakagaan ng loob sa muling pakikipag-usap sa kanya ni Ivana kahit ang matalas nitong dila ay hindi makasira sa sandaling ito para sa kanya. Ito ay maganda, sabi niya, gusto ko ito. Huwag mo itong baguhin. Okay, sabi ni Ivana. Dapat siyang umatras at gamitin ang kanyang mga kalamnan sa mabuting paraan, but Christ ay namiss niya ang pagiging malapit sa kanya. Kailangan niya ng kahit isa o dalawang sandali ng katahimikan kasama siya sa kanyang mga bisig. Ang hindi pagpansin sa kanya ni Ivana nitong mga nakaraang linggo ay isang bangungot na inaasahan niyang nasa likod na niya. Mr. Jackson, ang papel, paalala niya sa kanya, bahagyang lumingon sa kanya, ang kanyang mga labi ay napakalapit sa kanyang mga labi para maaliw. Kung ibinaba niya ng kaunti ang kanyang ulo ay maaari siyang magnakaw ng isang mabilis na halik. Natutokso siyang gawin iyon, ngunit ang mabagyong tingin sa mga mata nito ang nagpaisip sa kanya. Tama, sabi ni Juan Carlos, ibinalik ang atensyon sa gawain habang sinusuri niya ang mga tagubilin muli. Okay, handa ka na ba? Para saan? Tanong ni Ivana sa mahinang boses. Para matuto, princess, minsan at minsan lang ako magpapakita sa iyo. Tama. Mabilis niyang tinanguan ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay hinahaplos ang kanyang baba. Napakalambot nito, tulad ng naisip niya na mararamdaman ng ulap kung kailangan niyang abutin ang langit at hawakan ito. Ang unang hakbang ay tanggalin ang pinto sa gilid, sabi niya, hinawakan ang kamay niya at inilagay ito sa hawakan ng panel. Hilahin ito palayo sa printer, bulong ni Juan Carlos, iginiya ito palayo sa makina sa isang palabas na galaw. I think I can do it myself, humihingal na sabi ni Ivana. Mas maganda kung sabay na tayo, umiling siya habang hawak pa rin ang kamay niya. Gustong-gusto niya ang snuggly feet sa kanya na para sa kanya. Next, dahan-dahang hilahin ang nakajam na papel mula sa mga roller, pagpapatuloy niya, iginiya ang kanyang kamay. Ang trick ay maging banayad habang hinihila mo ito ng dahan-dahan. Nakita ko. Ang kanyang mga pisngi ay naging kasing pula ng mga talampakan ng kanyang stilettos, at siya ay nagtago ng isang ngiti. Sa pagtanggi na palampasin ang pagkakataong asarin siya, ibinaba ni Juan Carlos ang kanyang ulo at bumulong sa kanyang tainga. Anong namumula ng ganyan, Miss Gonzalez? Ano bang iniisip mo? Wala, ako, wala akong iniisip. Nauutal na sabi niya sabay suklay ng buhok sa likod ng tenga niya. And for your information, hindi ako namumula. Siyempre, ang pagkakamali ko, tumawa siya, bumaba ang isang magaan na halik sa kanyang leeg. Hindi mo ito mabubunot ng napakalakas o masyadong mabilis. Mr. Jackson, bulong niya, baka may pumasok na lang, sir. Kung hatakin mo ito ng masyadong mabilis. Okay, ayan yon, I think I get it, sabi niya, umikot ng napakabilis. Natigilan siya sa biglaang paggalaw, nakapulupot ang mga braso nito sa maliit nitong baywang habang ang mga kamay nito ay umaakyat sa dibdib nito, at sa isang nakakabaliw na segundo ay nasumpa niyang bumalik na sila sa dance floor sa Crush Club, mabagal na sumasayaw sa isang mabilis na himig, at tuluyang nawala sa mata ng isa't isa. Namilipit si Ivana sa yakap na pilit kumawala pero hinilo siya nito palapit at hinaplos ang pisngi nito. Itigil mo na ang pagtutulak sa akin palayo,
Mahinang pakiusap niya sabay halik sa noo niya. Tumikim siya at mabilis na umiling, bumababa ang salamin niya sa ilong niya, hindi ako. Oo ikaw nga, halos hindi ka na nagsasalita sa akin itong mga nakaraang linggo, sabi ni Juan Carlos, itinulak sila pabalik sa pwesto niya, hinahanap ang mukha niya para sa mga palatandaan na nasa daan na sila para maging okay. Hindi sila, matagal pa bago sila, galit na galit pa rin si Ivana sa kanya ni hindi niya magawang tumingin sa kanya, bumabagsak ang mga mata niya sa lahat ng nasa kwarto maliban sa kanya. Alam ni Juan Carlos noon at doon, higit pa sa kanyang mga pagsusumamo ang kailangan para maibalik sila sa isang lugar kung saan hindi niya naramdaman ang pangangailangan na humarang sa kanyang sarili sa likod ng kanyang napakataas na pader. Look at me, sabi niya, sabay guhit sa ibabang labi gamit ang hinlalaki niya. It's been a month, princess, kailangan mo na akong papasukin ngayon. I have to go, sabi niya, nakasalubong ang tingin niya sa wakas. Not yet. Kumapit ng mahigpit si Juan Carlos, tinatanggihan siyang umalis. Not until you tell me kung bakit mo ako iniiwasan. Hindi ko pa, pagsisinungaling ni Ivana, at tinitigan ang mga butones sa harap ng shirt niya. Kung gayon, bakit mo tinanggihan ang lahat ng aking kahilingan sa meeting? Pinadalhan kita ng hindi mabilang na mga imbitasyon sa tanghalian at hapunan, at sinabi sa akin ni Clara na tinanggihan mo silang lahat. Marami po akong trabaho, sir. Pinapabisi ako ni Gibby sa training at handover. Hindi mo ako maiiwasan habang buhay, o magkunwaring hindi nangyari ang opisina ni Dr. Linda. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Samahan mo akong maghapunan. Okay na din ako sa lunch. Pumili ng lugar at oras. Bakit, tanong ni Ivana. Bakit ba napaka-importante ng pag-uusap natin? Dahil napagtanto kong hindi ko masyadong nahawakan ang mga bagay-bagay kay Dr. Linda, ang insidente sa aking opisina pati na rin ang aking mga pangangailangan sa panjeta, maaari kong. Nag-buzz ang kanyang telepono sa kanyang bulsa, naputol ang kanyang maayos na pananalita at matagal nang humihingi ng tawad. Excuse me, itinaas ni Ivana ang kanyang hintuturo, inilabas ang kanyang iPhone at tiningnan ang caller ID. Hindi sinasadya ni Juan Carlos na sumilip, ngunit ang pangalan ng abogado ay nag-flash sa screen sa malaki at matapang na pagsulat, na tinutuya siya. Nanumbalik ang lahat ng galit at inis sa kanya, nilamon nito ang taimatim na paghingi ng tawad. I should return to my desk, sabi ni Ivana, ibinalik ang phone niya sa blazer niya. Bakit nasa paligid pa siya? Stop wasting his time and yours, Ania. Naasar sa ulo ng mapagtanto na tama si Julian tungkol sa abogado. Masyado siyang parte ng buhay ni Ivana at hindi niya ito nagustuhan. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Alam mo na talaga kung ano ang ibig kong sabihin, angal niya, pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Hindi mo siya gusto, hindi ka bagay sa kanya, at nagsasayang ka lang ng oras pareho. Sino ka para magdesisyon na hindi ako bagay sa kanya? Ako yung lalaking marunong magpasaya sa iyo, princess. Hindi kaya ng abogado, prank ang sabi niya. At kapag handa ka ng matuwa, alam mo kung saan ako hahanapin. Hindi mangyayari yon. Ito ay, tiniyak ni Juan Carlos sa kanya. Ako ay isang napaka-patient na tao, Ivana. Kaya kong maghintay. Pagkatapos ay maghihintay ka ng matagal, Mr. Jackson. Ayos lang yan. 2 taon akong naghintay para bumalik ka sa akin. Ano pa ang ilang linggo? Hindi ako bumalik sa'yo. At alam mo kung ano, tapos na ako. Tumalikod si Ivana para umalis, ngunit hinila niya siya pabalik, at hinalikan siya ng mariin, pinarusahan siya sa kanyang munting pagsuway. Juan Carlos, napabuntong hininga siya habang nakayakap ang mga braso sa leeg nito, ang katawan nito ay sumusuko sa kanya. I like it when you say my name, ngumiti siya sa labi niya, ninanamnam ang lasa ng cherry lip balm niya. God, pinagalit mo ako ng sobra. Napaungol siya sa bibig niya, na ginawa siya mani gamit ang kanyang dila sa gilid ng kanyang mga labi. Saan siya natutong gawin iyon, nagtataka si Juan Carlos habang sinusuklay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok, na nalulunod sa kanyang mga halik. Umaasa siya na hindi niya ginagawa iyon sa abogado.
Ang pag-iisip ay nagpadala sa kanya sa isang maliit na galit. Binuhat niya ito at pinaupo sa mesa sa isang sulok na nakatambak ng mga itinapo na papel na pang-imprenta at matagal nang nakalimutang mga dokumento. Halos hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi at mga kamay habang hinahalikan siya nito sa desperadong pagtatangka na iwaksi ang lahat ng iniisip ng abogado sa kanilang dalawa. May ideya ka ba kung gaano ko namiss ang pagkakaroon mo sa aking mga bisig? Daing ni Juan Carlos, bahagyang nagdikit ang kanilang mga noo, ang kanilang mababaw na mga hininga ay naghahalo. Tumigil sa pagtulak sa akin palayo. Siguro kung titigil ka sa pagiging asshole. Bumuntong hininga siya, hinalikan ang jawline nito, ang mga kamay nito ay galit na gumagapang sa dibdib nito. Pag-iisipan ko, I'm your asshole, tumawa siya, marahang kinagat ang ibabang labi niya. Napaungol ng malakas si Ivana, halos mapunta siya sa gilid ng mga tunog. At ikaw ang aking gamot na pampalakas. I'm not your anything, bulong niya, ibinalik ang ulo, mas inilantad ang kanyang matikas na leeg para halikan niya. Stop talking nonsense, ungol ni Juan Carlos, ibinaon ang mukha sa leeg niya, nilalanghap ang amoy nito. At sa loob ng isang magandang 5 minuto, sila ay nabighani sa isa't isa, habang ang kanilang mga bibig at dila at kamay ang lahat ng nagsasalita. Itigil mo ang kalukohang ito sa abogado princess, mahinang babala sa kanya ni Juan Carlos nang magkahiwalay sila sa wakas. Masyado kang mahalaga para sa aking paggaling. Hindi kita ibabahagi sa kanya, o kahit sinong lalaki sa bagay na yon. Hindi ako tumatanggap ng utos sa iyo pagdating sa personal kong buhay, matigas na sabi ni Ivana habang nagmamadaling inayos ang damit niya at hinihimas ang pantalon niya. At sa huling pagkakataon na suriin ko, hindi mo ako hawakan ng 10 talampakan na poste, remember? Hindi ba yan ang sinabi mo sa iyong therapist? Hindi sa eksaktong mga salitang iyon, ngunit may sinabi siya sa mga linyang iyon sa opisina ni Dr. Linda. Minsan nagbabago ang isip ng isang matalinong tao, malamig na sabi ni Juan Carlos na ikinagulat niya ang kanyang sarili sa anunsyo. Akala ko kung layuan kita, maaalis kita sa sistema ko kahit papaano. Ngunit pagkatapos ng 1 buwan ng pagsunod sa iyong pamumuno, napagtanto ko ngayon na hindi ko kaya. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa siya nakakapagdesisyon kung ano ang gusto niya. Ngunit ngayon, alam na niya nang walang pag-aalinlangan, at sa lubos na kalinawan, gusto niya si Ivana. Gusto niyang angkinin ang bawat pulgada ng kanya, at lubusan, na ang tanging lalaking kakailanganin niya ay siya. Ang tanging lalaking gugustuhin niya ay siya. Gusto kita, sabi niya with conviction, ang boses niya kasing seryoso ng tingin sa mata niya. And I'm going to have you, princess. Bawat bahagi mo ay magiging akin. Una, Mr. Jackson, hindi ako isang laruan o isang pag-aari na dapat magkaroon. Sigaw ni Ivana, ang kanyang napakarilag na mukha ay madilim sa galit. Pangalawa, hindi mo napaglalaruan ang nararamdaman ko at hinahampas ang puso ko. Gusto mo ako, trabaho para sa akin. Hindi ko ihuhulog ang panty ko para sa iyo dahil lang sa magaling kang makipag-usap. And whatever this is, huminto siya para ituro ang dalawa sa kanila. It's over. Natapos ito mahigit 1 buwan na ang nakalipas sa sidewalk sa labas ng opisina ng iyong therapist nang umiyak ako na parang tulala sa harap ng mga estranghero. Hindi na ako makikipag-party sa iyong munting pagtataksil. Pagtataksil. Natawa si Juan Carlos sa mga akusasyon niya. What the hell are you talking about? Hindi naman kita iniiwasan dahil sa mga bagay-bagay kay Dr. Linda lang. Sinubukan kong igalang ang iyong relasyon sa pamamagitan ng pag-iwas sa aking distansya. Pinapahirapan mo akong manatili sa aking moral at ang natitirang bahagi ng paggalang sa sarili na mayroon pa rin ako. At maliban kung magbago ang iyong marital status, mangyaring lumayo sa akin. Binalaan niya ito at umikot, mabilis na lumabas ng printing room. Sinundan siya ni Juan Carlos, hinawakan ang kamay niya, naglalaro ang duraan nila sa hallway. Anong pinagsasabi mo? Anong marital status? Pangalawa na ito, posibleng 3rd beses na itong lumabas. Kailangan kong linawin mo ang iyong mga akusasyon. Ibagsak mo para sa akin.
Wala akong oras para sirain ang anuman para sa iyo, sir. May trabaho ako. Kailangan kong maging pamilyar sa mga dokumento ng HR at ang code of conduct na patuloy mong binibigkas sa akin sa bawat pagkakataon na makukuha mo. At iminumungkahi kong matutunan mo kung paano ayusin ang isang printer at itigil ang pag-aaksaya ng aking oras. Tumayo muli si Ivana bago pa man niya maisip ang isang masakit na bumalik. Nalungkot, bumalik si Juan Carlos sa printing room at nagtagal ng 15 minuto sa pag-aayos sa mismong bagay na dapat ay gawing bayani siya sa mga mata ni Ivana. Nag-aksaya pa siya ng 5 minuto sa pagtakbo sa kanyang print job, at 2 pa ang paglalagay ng mga pahina ng HR manual, code of conduct at company protocols na mga dokumento sa tamang pagkakasunod-sunod at ay staple lang ang mga ito para sa kanya. Nang matapos na siya ay nairita na siya at hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang i-print ni Ivana ang mga damn documents gayong madali naman niyang nababasa sa laptop niya. Nabangga niya si Julian habang papalabas ito ng admin office. Anong nangyari kina Gibby at Clara, umalis na ba sila maghapon? Tanong ng pinsa niya sabay turo sa salansan ng mga dokumento sa kanyang mga kamay. Hindi, umiling si Juan Carlos. Ito ay kay Ivana. Kumukuha ka ng mga printout para sa kanya ngayon. Kailan ka naging errand boy niya? Napangiti si Julian habang dinadala ang kanyang masayang paraan, naiwan siyang naguguluhan sa kanyang tanong. Yeah, kailan siya naging under ni Ivana, napangiwi si Juan Carlos. At paano naging pinakamahalaga sa kanya ang pag-aayos ng printer para sa kanya? At bakit siya gumagawa ng paraan para pasayahin siya? Isa siyang maldito na CEO, iniligtas niya ang mga naghihirap na negosyo at pumirma ng multi-billion rand deal para mabuhay. Ang pag-aayos ng mga printer at pagkuha ng mga dokumento ay hindi niya trabaho. At ang kasiyasiyang mga empleyado ay tiyak na wala sa kanyang kalikasan. Bumuntong hininga siya ng mahabang string ng mga makukulay na salita habang papunta siya sa opisina ni Ivana. Siya ay masipag sa trabaho, na nakapikit sa kanyang screen nang ilagay niya ang mga dokumento sa kanyang mesa. Bahagya siyang tumingala mula sa kanyang presentation o report o kung ano pa man ang nakatutok sa kanya. Nagtagal si Juan Carlos naghihintay, umaasa ng kaunting pagkilala. Ngunit nang hindi ito kusang dumating ay sinigurado niyang maalis ito sa kanya. "I fixed the printer," he announced, rocking on the balls of his feet, nalulugod sa kanyang sarili at ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. "Salamat," bulong ni Ivana. "Sigurado akong lubos na magpapasalamat ang iyong mga staff." "Mga staff ko," umisi siya, hindi makapaniwala sa kanyang mga pandinig. Ginawa niya ito para sa kanya. Kung bakit niya dadalhin ang ibang mga empleyado dito ay wala sa kanya. "Anyway, dala ko din mga documents mo." Dagdag niya, buong pagmamalaki na tinapik ang stack. "Ako mismo ang nag-staple sa kanila. Nakikita ko yon," tumango si Ivana. At ano, Mr. Jackson? Hindi ka ba magpapasalamat sa akin?" Hirit ni Juan Carlos na inis na nabawasan na siya sa pangingisda ng mga compliments and praise. "Wait lang, hayaan mo akong hanapin ang aking gold star stickers," tumingin siya sa drawer ng desk niya at lumabas na walang laman. "Sorry, naiwan ko yata sila sa bahay para kay Aiden. Paalalahanan mo akong dalhin sila sa susunod." "Ikaw," ikinaway niya ang daliri sa kanya. "Iwanan mo lahat ng sas sa bahay kasama ang mga sticker mo." Hindi na hinintay ni Juan Carlos ang higit pa sa kanyang matalinong pagbabalik, tumalikod siya at sumugod sa kanyang opisina, nang gagalaiti sa kanyang pisngi. Ito na ang huling pagkakataon, nangako siya habang naupo siya sa kanyang upuan, ang huling pagkakataong sinubukan niyang maging bayani at gumawa ng magandang bagay para kay Ivana Gonzalez. At dito na po, nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.